So, yan. Ano, live na ba tayo? Live na? Okay, yan. Live na tayo, mga Lods. Welcome back sa ating YouTube channel, mga Lods. So ngayong araw nga, ay naisipan ko pong... Ayan, nag-live tayo. Teka. So, yun nga, naisipan ko nga pong mag-live ngayong araw, mga Lods. Upang ano, ayan. Ito yung ating obs. Upang, mag-chart, mga Lods. So, mali, magre-record tayo. Yung magre-recording ako ng mga trades ko. Bali, i-trade ko na rin po. Ano? Ay, trade. I-charting ko na rin po. Teka lang, buksan natin ating Facebook. So, ayan. So, sinubukan ko nga po mag-live, mga Lods. Para, baka sakaling, alam nyo na, saka lang, nasa na yung aking pangalan. Naka-live na ba tayo? Naka-live na. Ayan, naka-live na tayo, mga Lods. So, ayan. So, bali, teka lang ah, hinahanap ko kasi yung live ko sa aking, ano eh, sa aking channel. May lalabas yan eh. Diba, yung live. Yan. Okay na, nakita ko na. So, nakita ko na yung ating testing. So, yan. Tama-tama. Okay na yan. So, simulan natin, mga Lod. So, bali, meron kasi akong gagawin. Ang plano ko ay meron akong goal, mga Lods. So, gumawa ako ng bagong account dito sa Binance. So, yan. Ito yung kanyang account. Hindi nyo naman, wala naman siguro makakano to. Kaya alam nyo naman gator niya. Kasi bago pa lang po pinag-aaralan itong Binance, mga Lods, sa futures. So, sa spot trading, doon po ako natuto mag-trade sa CoinsPro. So, ngayon, tatry ko rin po itong Binance. Yung merong konting leverage para tingnan natin kung anong magagawa natin, mga Lods. Pero gamit pa rin yung technique na usually kong ginagamit, yung triple screen trading system ni Dr. Alex Elder. So, yun nga, susubukan ko ngayon siya sa futures kung medyo, kung maganda ba ang kalalabasan, ha? So, for now, ito nga, gumawa natin yung channel na meron na tayong available balance ko ay $47.58. So, yan ang ating puhunan, kumbaga. So, kailangan paghusayan natin itong challenge na to, mga Lods. So, ang goal natin ay maging palakihin ng goal to, maging $1,000. Yun ang maging goal natin sa account na to. So, ngayon nga, meron siya available, $4,000. So, teka lang ha. Dahil nga pala dito, so, sinimulan ko itong account na to nung July, basta medyo last month pa yata. Tapos July, so, ayan, kinakapaka pa ako pa. So, naglagay nga tayo ng ating puhunan. Nasa 100 to. So, ngayon, 47 na lang. kasi, binili ko. So, ngayon, papakita natin ngayon, mga Lods, yung ating orders, mga Lods. So, nirecord ko na po yan yung aking mga buy orders. So, ito nga, meron tayo ngayong buy order dito sa... ito yung aking open orders pa lang pala. So, ibig sabihin, hindi pa siya pumapasok sa mga Lods. So, yun nga ang ating buy order. So, itong aking... So, pasok muna tayo sa weekly chart. So, weekly chart. So, ayan. Kita nyo naman sa weekly chart. Medyo oversold area na siya, mga Lods. So, alam naman natin, pag oversold area ang RSI, may tendency na tumaas ang presyo. Diba? So, ito nga ang nasa baba ay oversold, nasa taas ay overbought. Okay? So, pag nasa oversold, tendency niya, tataas ang presyo. Pag nasa overbought, ang tendency ay bumagsak ang presyo. Okay? So, nasa weekly chart tayo, mga Lods. So, very powerful ang weekly chart. So, yun nga, sa MACD, check naman natin si MACD. Ito yung ating mga indicator na ginagamit. So, bali, ang MACD natin ay pa-uptrend. So, ayan o, uptick.
1, 2, 3, 4. So, 4 weeks na po na positive ang nangyayari dito sa MACD natin. So, pataas. So, bali, pataas ang nangyayaring presyo. So, ngayon, sa price action, ayun na nga, nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Sa weekly chart to, mga lods, sa weekly chart. So, ayan, W. Sa weekly chart. Dito muna tayo titingin sa bigger picture. Yun ang sabi sa libro, sabi na turo ni Dr. Elder. So, alisin muna natin itong kulay blue na yan. So, eto na nga. So, last week, yung last candle, kung mapapansin ninyo mga lods, nagkaroon ng doji. Nagkaroon ng doji candle. So, ano ba ibig sabihin ng doji candle? May mga meaning yan eh. So, oops. May mga meaning yan, mga doji candle na yan. So, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na mga araw, mga lods, ha? So, dito muna tayo sa ating price action, mga lods. Ito nga. So, ang presyo niya ngayon ay nasa 23,018 o $16. Nandiyan na nga, nag-range. So, very bullish ang aking pananaw dito sa Bitcoin, mga lods. Very bullish. Paano ko nasabi? Dahil nga sa mga indicator na gamit natin, itong sa MACD, pataas yung uptick siya, oh, you know. Pakita niyo naman, 'di ba, yung 1 2 3 4. So, bali isang buwan na kasi 4 weeks, 'di ba? 1 month na pataas yung ano, yung trend ng MACD. So, 'yan, isang basihan natin 'yan at nasa oversold area. So, tingnan natin kung anong mangyayari. So, ngayon sa itong Elder Force Index ay nag-breakout na po, nasa positive area na siya. So, yan ang ating... Ah, ito. Nakikita, nasa positive na siya. So, ngayon pupunta naman po tayo sa daily, mga lods, ha? After natin tumingin sa weekly, pupunta na tayo sa daily, yung ating favorite chart, yung ating favorite kung saan tayo nagmimili, gumagawa, nagde-decide kung bibili o hindi pa. So, ang weekly natin ay positive. Positive tayo sa weekly chart. So, ayan nga. So, very bullish. Kaya, nagkaroon ako ng buy order dito. Paano natin nalaman yung buy order? Nagkaroon ako ng buy order dito sa indicator natin dito sa BCH. So, ayan. Malapit na siyang mag-negative. Ang hinihintay ko ay magbumagsak siya ng presyo. Pero, ngayon pa lang mga lods, sa aking palagay, magkakaroon siya ng big move pataas upside hanggang dito sa mga sa 30,000 range niya mga lods. Kaya kanina meron ako diyang horizontal ray eh. So 30,000, lagay natin 30,000. Ayun. Yan ang next resistance niya mga lods na maaaring mangyari sa ating Bitcoin. So ayan. So once yung presyo pumunta diyan sa area na yan, yung 28 to 32, parang ganyan. So, resistance yan para sa akin. So, hanggang dyan lang muna tayo. So, bali, ito yung support area and resistance area. O, diba? So, yan. Parang ganun lang kadali mag-chart, mga lods. So, i-analyze lang natin kung ano yung mangyari. So, pure technical analysis tayo, mga lods. So, kung ano man, abang hintay lang tayo kasi daily nga eh. So, hintay natin mag-close yung area na yan. Ay, mag-close yung itong candle na to kung ano mangyayari bukas. So, yan. Abangan natin yan bukas, mga lods. So, malapit na siya mag-breakout sa 55 MA moving average. So, yan. 55 yung kulay blue. Kita niya naman po, di ba? Pag yan nag-breakout dyan, ay very very bullish sign mga lods. Sigurado ako very bullish sign na yan. So silipin natin ngayon ng 4 hour. Isa lang silip. Kahit medyo maingay dito eh. So ayan, 4 hour chart. Medyo ganun pa rin, malapit na mag-cross yung magkaroon ng cross ito, yung golden cross na tinatawag, yung EMA. Ito to. Ano ba to? Ay, hindi pala. Tama. Ito, itong yellow ay 200. At itong blue, yung 55. Ayan. Pag nag-cross yan dalawa,
magkakaroon ng bullish sign. Mas malakas yun. Ang tawag doon ay golden ratio. Ay, golden ratio. Ano ba yan? Mali-mali ako. Golden cross pala. Golden cross ang tawag dyan. Once na nag-cross yung 55 or 50 and 200 MA. Ha? Tanda niya yan. Golden cross yan. So, sa ngayon, hintay-hintay lang tayo mga lods kung ano mangyayari sa Bitcoin. So, wala tayong gagawin ngayon. Pero meron akong market order sa 23411. Tingnan natin ang 23411. Dito pa yun, oh. Alisin ko na pa. Kung sakali, dito yun, eh. 23411. So, ayan. Kung sakali, di ba? Tapos, yan ang aking sa aking palagay, ha? Sa aking palagay lang yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Pag nag-breakout siya dyan sa 50 MA or 55 MA, very bullish ang mangyayari natin dyan, mga lods. So, abangan na yan, mga lods, sa mga susunod pa natin vlog. Okay, so anong gagawin natin? So, edi wala. Maghihintay. So, yan ang ating gagawin kundi maghintay. So, hindi kasi ako intraday na 1 hour, 15 hour, 15 hour, 15 minutes. Hindi ako ganyang trader. So, dito lang tayo sa daily at weekly. Masilip-silip minsan sa 4 hour. So, yan. So, para medyo chill lang. Chill. Relax-relax lang. Ano. Hindi tayo masyadong hapit sa market. So, nagagawa natin yung gusto natin gawin. Up. Teka lang po. May kumakatok. Ano yan? Talo mo po naman sa baba. Si Cian Lim Love TV. Umiks na si Cian Lim. So, yan nga. So, Bitcoin. Yan. Hintay lang tayo. Patience. Patience. Wala tayong gagawin kundi maghintay. Lakihan natin. Patience. Yan ang ating hihintay gagawin. So, pero hindi nagtatapos yan mga lods. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, meron pa ako dito position. May mga position na ako dito mga lods eh. So, tingnan naman natin ito si Ada. So, ngayon si Ada. So, ito yung aking portfolio ngayon mga lods. O, nakita nyo na. Puro pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pero, hindi pa naman ako loss niya mga lods. Hanggat hindi pa nahihit yung aking stop loss order. So, itong ang hawak ko ngayon ay ADA. Bakit ko siya binili? Kasi parang ganun din sa Bitcoin. Ngayon, nag-cross na siya sa ADA. Kung titignan niyo yung weekly, ang weekly MACD ni ADA ay super cross. So, tangin na. Ay, sorry. Napapamura ako sa ganda ng chart na to ni ADA. So, bumili tayo ng konti lang ang binili ko kay ADA. So, ayan. Ano ba to? 47 eh. Siguro $47 to kung hindi ako nagkakamali. O, basta gano'n. Tapos, times 10 ko. Naka-times 10 yan ng isolated, mga lods. Ha, ayan ang ating ADA. MACD, weekly MACD. Nag-cross. Ha, tandaan nyo yan. Chart natin yan sa ADA. Weekly MACD. Crossed. Yan. So, dapat natin yan ilagay dyan. Naku, wait lang. Tama, nag-chart lang ako. Close mo muna. Hello, nag-chart lang ako. Magtatrabaho lang. Magtatrabaho lang. So, weekly MACD crossed. So, ano pa ba? Ano pa bang nakita natin? Ha? So, ayan ha. Weekly MACD crossed. Napakalinaw niya mga lods. Diba? Ibig sabihin, tendency niyan ay mag papalipad na. So, dahil nag-cross na siya, naka wait lang. Naku, post lang mga lods. Ano ba yan? Naka-ano tayo? Naka-live tayo eh. Wait lang mga lods ha.
Ayan, ang tagal natin na wala. Gawa ni Ermat. Dumating si Ermat. So, may hinatid na bata. So, yun na nga. Nasaan na tayo? E-edit na lang natin, mga Lods. So, ngayon nga, mga Lods, ang ating ano ay nasa ADA. So, sa ngayon, mga Lods, ay kasi naglagay ako ng buy order, mga Lods, sa ADA. Tagalas na dito, ha? By entry price. So, 0.50. So, ito yung ating entry price. Teka lang. So, yan. Yan yung ating buy stop order hit. Lagyan natin ng text. Yan. Buy stop. Buy stop order. So, yan ang ating buy stop order, mga Lods. So, dito ko nilagay yan. Dyan, sa blue. So, buy stop order, ibang technique yan ng pagbili. So, paano ba? Hindi nakalagay dito kung paano eh. Pero, ituturo ko din sa inyo yan kung paano. Ano ibig sabihin ng buy stop order? Iba-iba. Buy stop market. Ayan o, iba-iba o. Buy stop limit. Stop market. Trailing stop. Yan, may mga ganyan-ganyan eh sa pagbili. May limit order, may market order. Pag market order, yan yung kung anong presyo ngayon, yun na agad ang mabibili mo. So, sa limit order, kung anong presyo mo, dun ka bibili. Sa buy stop order, ako nga, buy stop market, once na na-hit niya yung top nung candle, mahi-hit yung order. Tapos, ang aking liquidation price ay 0.45. So, ito yung mabaling stop loss ko dito. 0.45. Layo, ano? So, yan ang ating buy stop order. Pwede nga tayo maglagay ng stop order dito sa 0.47. Teka lang, ha? Lagyan natin ng ano. Pero liquidation price ko hanggang 0.45. So, yan. Hinanda ko na sarili ko na mawala yan. Yang anong yan. Yang pera na yan. Yang ating puhunan. So, kung mawala man yan, malos, mahit yan, okay lang. At least, sinunod natin yung ating plano. Diba? Yan, nakahanda na ako mawala yung magkano yan? Siguro, mga sa po testingin natin. 0.40. Ay, mali. 46. Nasa $40. Ayun nga. Maliliquidate. Pero okay lang yan. Yan ang ating nakalaan dyan na puhunan. Win or lose? Okay lang yan. Teka lang. Palitan natin ang kulay, mga Lods. Dapat pula. Yan. Stop loss. Pero, kung tumama naman yan, mga Lods, kung tumama naman siya, hanggang dito tayo sa 0.70, mga Lods. Ayan o. So, hanggang dito lang tayo sa resistance na to. Itong ating ginawang MA21, mga Lods. So, ayan. So, nasa 70. Nasa 70 lang tayo, mga Lods. So, hanggang dito. So, ayan. Yan ang ating magiging plano, mga Lods. Okay? Kagas nyo ba? Nagagas nyo? Yan. Buy stop order, yung blue. Stop loss, itong baba. Stop loss. Okay, stop loss, dyan. Yung presyo na yan. Basta na-hit yan, yung liquidation price. Chugi na yan, ubus na yan. Pero, okay lang yan. At the same time, kung yung presyo naman ay umabot sa 0.70, wagi tayo, wagi. Ayan, no? Makaka-profit tayo ng up to $190. Okay? So, yan ang ating risk-reward dyan sa ating tinrade na yan sa ADA. ADA yan, mga Lods, ha? Times 10. Kita nyo, naka-times 10. Times 10, isolated. Naka-isolated lang tayo. May pinagkaiba yung isolated
at cross. Okay? Kapag isolated sa mga susunod ko na yung vlog, ituturo. Medyo maraming paliwa na ganyan eh. Yung isolated na yan, tsaka cross eh ha. Pero madali lang yan, maintindihan nyo rin. So, yun nga, ito yung ating by-stop order, mga lods. So, tingnan natin kung anong mangyayari dyan, mga lods. Diba? So, kung ma-hit nya yan, kasi ano, respect natin yung resistance ng weekly. Mabigat yan eh. Mabigat yung resistance na yan. Yan mga yan. Yan, tapos ito, yan. Sa tingin ko, yan ang mga susunod na resistance eh. Yan. Area of resistance. Saka yan. Ito pala muna. Yan. Tapos ito din. Yan. Yan ang mga area of resistance. Diba? Pero sa ngayon, wala tayong gagawin. Maghihintay tayo, mga lods. Hintay natin kung ano mangyayari dito sa ating trade. So, abangan nyo kung ano pong kahinat na ng trade na to, mga lods. Okay? Teka lang. Nasaan na yung minutes na yun? Nasaan na yun? From, ano to? 10:30. No? Parang nawala ako. From 32, 36. So, yan. May tao. May tumingin. Hello. What's up? So, yan. Nasa... Ay, balik tayo. So, ayan. So, wala na tayong gagawin. Diba? Pero basta naka-isolated dyan. So, susunod, punta naman tayo sa susunod nating position. Ano pa susunod ko position? Eto, meron din akong XRP, mga lods. Isa-isahin ko yan para sa inyo. So, bago lahat, bago ka pumunta sa daily chart, na favorite mong chart, punta ka muna sa mas malaking chart. Bago yung favorite mong chart. So, ito yung weekly. Tingin muna tayo sa weekly chart. Yan. Dito lang tayo, mga lods. Para easy lang, relax lang. Kasi pag ginawa natin sa intraday, medyo iba, nag-i-intraday, mga expert, mga malalakas, pang malakasan na yan, intraday eh. Eh ako, dito lang ako, para relax lang. Chill lang tayo dito sa weekly and daily. So, yun nga mga lods. Nasaan na tayo? So, ano ba to? XRP. Takpan muna natin yung ano. So, ayan. So, ang XRP, ganun din. Ang kanyang MACD. Kita nyo naman po ang MACD. Pataas. So, parang, di ba? Bullish. Di ba? Parang Bitcoin lang din. Pataas ang mga MACD nila. Yung ADA, nag-cross na. Itong hindi pa nagko-cross, malapit na. So ito yung pinaka-malapit nating abangan. Mga lords, ano? So ayun nga, kati. Kumakatake na naman ang acting eczema. So sa ngayon, lost tayo ng $5 sa XRP, mga lords. So ang entry price ko ay 36. Pasok tayo, 36. So bullish tayo, ha. Bullish din tayo sa weekly chart. So, weekly chart, very bullish. So, very bullish sa weekly. So, maghahanap tayo ng chance para makapasok sa daily chart, mga lods. So, nag-guess nyo ba? So, yan ang triple screen trading system magamit ko. So, daily, ito lang tayo, daily, para chill lang. Hayaan sila magkagulo sa loob sa intraday. Dito lang tayo sa labas. So, mayroong price action na nangyari kahapon, mga lods. Isang doji candle na naman ang lumabas, mga lods. So ayan, nag-breakout sa 50 MA, 'di ba? Nag-breakout sa 55 MA pala. 55 ang gamit ko, 55. 55 kasi Fibonacci number 'yan, mga lods. So i-sequence nyo pa. Kaya ayan, natutunan ko lang din 'yan sa isang Fibonacci users. So ginagamit 'yan mga Fibonacci numbers. Diba? Kung alam nyo naman niya siguro. Search nyo na lang sa Google kung anong Fibonacci numbers. So, sa ngayon nga, ito ang nakikita ko. Nag-breakout siya sa 50 MA. Pero, ito. Nag-breakout. May resistance dito. Kaya, nagpapalakas pa ulit siya. So, yan. Nagpapalakas pa ulit ng lakas ang XRP kasi nauntog. Pero, at the same time, ang XRP ay na-break niya na
na-break niya na itong 55 MA na resistance, 'di ba? So once na na-break 'yan, magiging support na ngayon niya mga lods, 'di ba? So ito na. Meron akong buy order. Actually, ito napaano na ako dito eh. Naging excited ako dito mga lods. Aminin ko sa inyo, naging excited ako sa pagbili nito. Hindi ko sinunod yung technique. Na ano lang ako kasi nung nag-breakout sa 55, uy, sabi ko bullish na to. Tapos ang stop loss ko, meron ako dito. So ang stop loss natin ay 3433. So yan ang mga aabangan natin, mga stop loss 3433. Diba? Okay lang ma-loss mga lods. Ang basta ang mahalaga na ma-manage niyo yung loss niyo mga lods. Okay? Manage your loss. So yan ang stop loss ko. Alisin ko na tong darbas box na to. Yan. Yan ang stop loss ko mga lods. Yung ilalim na yan. So pag ang presyo bumalik sa ilalim niyan, cut loss muna tayo mga lods. Okay? Pero sa ngayon, ito pa, magpapakita pa ako sa inyo. Oh, 'di ba? Nag-breakout. Oh, isa pang breakout 'yan eh. 'Di ba? Anong tawag diyan? 'Di ba? Resistance, resistance, resistance. Resistance. Na-breakout niya yung resistance. Ito, breakout, retest, tong candle na to. Yan, nag-breakout yan. Sabi ko, uy, bullish to. Nag-cross na din tong MA. Diba? Yan ang ating, aking mga nakikita eh. So, sa ngayon, bullish, very bullish ako. So, ang mark price ko, market price, 3630. So ngayon, ayan, 3630. Up, 3630, lalagyan natin ng mark. Entry price ko pala ay 3790, ingot eh. Oh, alis yan, alis yan. Ay, nawala. 37 lang, hiyaw. Ang taas pala ng bili ko. Naging excited ako dito eh, nung isang araw. Ayan, kaya yan ang nangyari ngayon. Lost tayo ng... Down ako ng 5%. Di pa pala ako lost. Down pa lang. So, ito yung ating naging entry price. 3790. Dito, nung isang araw. Yan, 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 yan. Nung July 19. Yan, nung July 19 yan. Tapos ito lang natin. Yan. Stop loss ko ito. Yan. Ito una kong stop loss eh, dito eh. Pero ang basta maliliquidate siya ng 3433. Yan. So, stop loss na yan. Kung sakaling bumalik yan ng presyo mga lods. Pero sa ngayon, naka-hold lang tayo. Tingnan natin kung ano mga mangyayari sa mga susunod na susunod na sandali. So ngayon ang target price ko mga lods ay dito sa ito ah, Fibonacci. Naglagay ako ng Fibonacci, so from down to taas. So ayan, so itong resistance natin, nakikita kong next resistance. Pero, ang target profit ko ay 0.60, 50%. Tignan natin kung mag-ano to. Take profit. Yan. Ang take profit ko, itong 50%. Kasi, bakit ko naisip na 50%? Kasi na-experience ko ha, sa mga trades ko kay XRP, kadalasan, o hindi naman kadalasan, mataas yung chance na pag nag-ano siya, lumilipad, nahihit niya lagi yung 50% nung ano niya, nung ano ba tawag dito? 50% nung, ito,
top. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Ito, Fibonacci from top to bottom. So, ayan, support. Pag lumipad siya, lagi hanggang 50%. Or minsan, umaabot ng golden ratio. Ayan. Minsan, dito lang din. Sa 0.38. Pero, target ko rin ulit yung 0.60. Ayan. Testing in lang natin mga lods. Ayan. Yan ang ating target. Yan ang plano. Yan ang plano natin kay XRP. So, pag na-hit na yung 0.60, labas muna ulit tayo, ha? So, babalitaan ko na lang kayo kung ano mangyari. Sa 0.60, meron siyang kikitaing $81. Kung sakali na ma-hit niya yun, $81. Magkano yun? Times 50? Oh, 4,000. Tingnan natin kung ano mangyari sa mga susunod na araw, mga lods. So, sa ngayon, plano pa lang yan. Tumatakbo. So, meron pa ako isa dito, mga lods. Meron pa. Sana? Meron pa ako isa dito. Ito, itong Shiba. So, bilisan natin ng konti. Ganun din ang aking analysis sa Shiba, mga lods. Oh, di ba? Kahit itong ano niya, pataas na din. Ay. Oh, MACD niya ay up na rin. Di ba? Yan ang mga hinahanap ng mga trader. Sa mga trend followers. So, ayan nga. So, ang target ko dito ay dito lang po tayo sa 0.16. Ito, 0.16. 0.18 pa pala, oh. Saan ang 0.18? Ito. Ah, dito sa anong 0.18? 50% Fibonacci. So, yan ang target natin sa 0.18. Ayan, ha. Kung ma-hit natin yan, kikita tayo na $70. Tingnan natin. Ano kay hinat na ng trade na to. So, pumasok na tayo dyan. Naging excited din ako dyan. Too excited. Kaya naging loss tayo ngayon. Down pala ng negative 6. So, ang market order natin ay saan tayo nag-mark? Ah, 125. Saan ang 125? So, ayan. Naku, dyan pala ako napabili. So, ayan. Stop loss ko ay 0.0073. Wala, layo. Ay, liquidation niya. Kasi naka-cross pala siya. Oo, mali ang bili ko dito eh. Na bili ko siya ng, ayan, cross. So, kapag cross, yung margin, medyo malayo yung margin mo. Diba? Yan ang, ano dyan. Yan ang kagandahan pag cross. Kaso, baka masaid naman ang, ano mo. Pero hindi, hindi. Kapag long term, pwede ka mag-cross. Pag medyo mas mabigat na ano. Yeah. Pero ang hunting ko nga dyan, ito eh. Ito hunting ko talaga dyan. Yan, 0.20. Ano ba yung 0.20 na yan? Fibonacci rin yan, no? Golden ratio, 0.02. Ito. Fibonacci, ito. Fibonacci ratio din to. Ayan. Puro Fibonacci ratio yan eh. Yan ang ating mga target. Palitan natin pala yun ng 0.21. Pwede rin naman ito. Kung gusto, kung talagang ano lang to, pang i-re-respect natin tong area na to. To 0.16. To 18. Pero ako 18. Sa 50% tayo, 50%. Ayan, okay. 50% lang din. Para huwag naman masyadong greedy, di ba? So, subukan natin. Yan. Yan ang ating mga hold ngayon. Naka-hold. Dito sa ating bagong account sa Binance Futures. Ayan. Binance Futures. So, ngayon. So, meron kasi tayo dito yung ginawang goal. Ito ah. Nire ko sa trade history, mga lods. O, ayan. So, in-import ko dito yung ginawa natin. In-import ko. Trade history. Dito sa Trade Metria. Ayan. So, ito nga, ayan. Checking ko ito muna yung machine machine. So, sa ngayon ay up tayo sa ating PNL. Ayan, green. Up tayo ng $25. O, social. So, balance. May up tayo ng $25. Ayan. So, kahapon ko lang yung ginawa. Kahapon. O, ayan. Up. So, ito yung ating record. So, ito yung may mga challenges akong ginawa, mga lods eh. So, dapat
Ano, bili po tayo sa challenges natin. Bago matapos tong ating pagbibidyo na to, ating pagre-record sa pagdo-documentation. So, ang plano ko ay, to challenge ko ay $100 this week. Kasi, kahapon ko lang ito nasimulan eh. So, naisip ko dapat ngayong week, maka-goal ako ng $100 or more. O, diba? Yan ang ating goal. Tapos, ang road natin to 1 million pesos. Charan! So, maglalagay pa tayo ng monthly. Monthly. Maglalagay din tayo ng monthly. Monthly. Monthly goal. Dapat may goal tayo. May goal. Description challenge. Ano yung description challenge? Monthly goal. Monthly. Yan. Default. Starting date ay ngayon. Tama ba? Ngayon. End date ay so 31. Maximum loss dapat 50 lang, ayan. Challenge. Hindi ko na babaguhin 'yan. Maximum position 100 lang. So ayan. Oh, but wala pa. Baka kailangan na refresh. Ngi. Ayun, monthly goal. Okay. Ito ang ating monthly goal. This week goal. Okay. So, road to 1 million pesos. In progress. Change result. In progress, 163 days. Paano itong road to 1 million pesos na ito? I-edit natin to mga loads. I-edit ko to. Edit. Ah, matatapos to na. Oh, tama lang to. Matatapos to sa taon. Abutin kaya yan. Testingin natin. Basta ito muna tayo. Mag-focus sa maliit. Sa 100 and monthly. Okay? Monthly goal. And 100 week goal. 100. Okay. So, ayan. Nakita nyo na po mga lods. So, nasimula na natin. So, balik tayo dito sa ating Binance. So, ayan. So, okay. Nasaan yung Bitcoin? So, sa Bitcoin ay wala pa din mga lods. Hindi pa rin nahihit yung ating mamaya pa yan. Malalaman pa natin makabukas, di ba? So, ayan nga. Yung ating mga hawak ngayon dito sa ating portfolio na Binance Futures mga lods. So, ayan, siguro ay hanggang dito na lang po muna mga lods. Dito ko muna tatapusin ang ating palabas na ito. So, bukas po ay subaybayan nyo po. Mag-chart po ulit tayo. Tingnan natin kung ano mangyari sa ating mga pinagagawa dito. Ano. So, ayan, maraming salamat sa panonood. Shout out. So, i-like nyo po yung aking Facebook page, Cryptonero. So, ayan. And mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel para po dumami pa ang aking subscriber para support lang po, support. So, ayan. So, asahan nyo po lagi akong magagawa ng video technical analysis para sa Bitcoin. So, ayan. So, maraming salamat mga lods. Dito ko na lang muna tatapusin. Thank you very much. Shout out sa inyo lahat. Shout out. And God bless. Good vibes lang mga lods. Bye-bye. So, ayan.